dahil sa bantang pananakop ng China, walang tigil ang Pilipinas sa paghahanda sa giyera. Kung naka-alerto ang Philippine Navy warship sa digmaan sa karagatan, naka-heightened alert naman ang Philippine Air Force sa counter-attack nito laban sa kalaban. Mula sa Basa Air Base sa Florida Blanca, Pampanga, agad-agad lumipad ang Philippine Air Force at US Air Force sa animoy pinangyarihan ng pag-atake. Dito agad raw na maglulunsad ang Pilipinas ng counter-attack laban sa mga anghas umatake sa anumang barko o sundalo ng ating bansa. Hindi man direktang tinukoy dito ang China, pero China ang bansang nanggugulo sa kapayapaan sa West Philippine Sea. Hindi ba man nangyayari ang digmaan, pero mas mabuti ng handa kaysa sa huli pa pagsisihan. Exercises like this for many years now, and we'll continue to do so, and not because of any current things going on in the world right now. We work together to make a free and open Indo-Pacific. We prepare ourselves to operate in a joint environment one day for not any current present threat, but potentially future threats that we might even not know about yet. Parehas na ipinaglalaban ng Pilipinas at Amerika ang wakasan ang tangkang paghari-harian ni Xi Jinping sa buong Asya. Mula sa depensa laban sa kalaban hanggang sa paglunsad ng opensiba ang sasanayin ng Pilipinas at Amerika. Mas lalo pa raw papalalimin ang pag-eensayo para mas lalo maging basa ang Pilipinas sa pag-atake sa China kung dumating man ng araw na magkagera talaga ang West Philippine Sea. We have air-to-air exercises up until next week. It will be composed of basic fighter maneuvers to air combat maneuvers up until tactical intercept. And then after that, after which we'll be having some limited air to surface. If everything will push through in the schedule. Hindi lang dyan ang tatapos ang paghahanda ng Pilipinas sa digmaan. Kung kaya ng ating bansang depensahan ang sarili nito, dapat kaya rin nating maglunsad ng pag-atake laban sa kalaban. For the first time in history nga ng Pilipinas, gagawin ng ating kasunduluhan ito. Ibig sabihin, pag-atake sa kalaban ang pangunahing layunin sa gagawing balikatan exercises. Paniguradong papabor dito ang maraming Pilipino. Bakit? Hindi lang kasi dapat puro depensa lang. Pag-atake din dapat. Ang mas nakakilabot lang dito, gagawin ang naval military exercises sa pinagagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Nangangahulugan tong nandoon din ang presensya ng China Coast Guard. O baka naman magtakbuhan agad ang mga yan. The message that we are sending to adversaries and also to our allies and also to our tradition, our like-minded partners is an after effect or one of those second and third order of effects of the exercise. But the primary reason why we conduct exercises is to maintain a high level of combat readiness among our troops and to see to it that when we are done, all issues regarding interoperability between our armed forces and that of the United States are firmed up and ironed out. In the event that we, if in the event that we go to war together, we are sure that we are able to be interoperable with one another in terms of our capabilities, our doctrines, and our leadership. Nakakatakot man isipin pero kailangan natin tanggapin may nakaamba talagang gera sa Pilipinas. Kayo, kung kakailanganin man ng dagdag na pwersang sundalo, handa ba kayong makipagdigma para sa Pilipinas? Ikomento sa baba ang iyong saloobin.